Closure. No. The only type of closure that you need is moving on. Charot! Hindi. Acceptance talaga. And hindi kasi, hindi ako naniniwala sa closure talaga. Kasi hindi naman magiging okay lahat agad-agad eh. Ang pwede mo lang gawin is to, ano lang, keep moving forward lang. Ikaw kailangan eh, ah? Kasi laging... Hindi naman kasi kailangan agad-agad na may closure eh. Kasi if hindi naman ready yung isa para doon, hindi mo pwedeng ipilit. So if that one person, the other person na hindi siya ready, ayaw niya kasi nga sa sobrang nasaktan niya siya. Ayun. Bakit parang... Depende nga din talaga. Depende konti din na. Depende nga. Depende sa tao. Depende sa tao, totoo yun. Hindi pa rin eh. Kasi kahit ubos ka na, kung mahal mo yung tao, kaya mo pa rin. Pero ako, pag ayaw na ng isang tao, doon ka mag-stop. Yeah, kasi you wouldn't want to be in a relationship na ikaw na lang nagmamahal. Mahal. Kailangan ba talaga ng closure bag? Alam, ang closure, minsan hindi naman niya kailangan closure mismo dun sa taong nakarelasyon mo. Minsan ang closure is sa sarili nyo. Like, ready na ba kayong magpatawad? Diba? Like, gets naman, hindi naman lahat makakalimutan. Hindi naman makakalimutan yun yung mga masasakit na nangyari sa awad. Mismo sa sarili mo. Kanya. So, dun dadating yung closure na. Kapag natatanggap mo na paunti-unti yung mga sakit na nangyari, yung mga, baka nga dahil, baka nga siguro ganito, or baka nga hindi talaga para kami sa isa't isa. So, dun din nangyayari na nagiging, nakaka-move on ka na. Ganyan. So guys, hindi lahat ng closure is kailangan sa kailangan nyo mapag-usapan, ganyan. Kasi promise hindi kayo mag-aayos dahil iba yung gusto niya mangyari sa gusto mong mangyari. Okay, so for me, yung closure is nagsisimula yan sa sarili nyo. Selfless thing you did sa buong buhay. Hindi ko alam eh. Pero ano ba? Siguro yung hinayaan ko na lang na maging masama yung tingin sa akin. Ganyan. Kaysa yung mga taong mahal ko ang masira. Ganyan. So, okay lang. Ganyan. Kasi parang ako naman, kilala ko yung sarili ko. And ano naman eh, naisip ko na rin naman yung mga ganyang scenario na mangyayari talaga yan na masisira naman din talaga ako. So, sabi ko talaga, okay na, sige go, masira na ako, ganyan. Pero, huwag na lang yung mga taong mahalaga sa akin. Kasi kaya ko namang i-handle, kaya kong buhatin yung sarili ko. Wow, ganyan. Totoo yung sinabi na yun, hindi natin alam yung mangyayari sa future. Diba? Yung parang minsan, akala natin sila na, pero ang dami din kasi mangyayari sa life natin eh. Diba? Hindi naman din kayo parehas ng takbo ng buhay. So, if na mangyari man yun, I mean, sobrang sakit naman din talaga. Kasi, bakit naman gano'n, diba? Parang, bakit mawawala bigla na yung love? Pero, siguro may isip mo lang din, una, parang, baka nga may mali ka din. Diba? Baka may mali ka din, kaya siguro nangyari yun. And siguro yung pangalawa, hindi na din talaga nag-work relationship niyo kasi hindi na nagtutugma yung mga hangarin niyo sa life. Kasi malaking bagay din yun eh. Yung parang, yung kung hindi siya supportive din sa mga gusto mong mangyari sa life, pag-aawayan niyo yun, for sure. Baka yun pa mag-cause ng breakup. So, kung parehas kayo ng goal or ng hangarin sa life, siguro, mapag-uusapan yun at maaayos nyo naman yan eh. Diba? Yun, compromise nga sinasabi na yun. Pero yun talaga, parang,
ganun talagang buhay eh. Kasi swerte talaga yung mga tao din na parang pag na-inlove sila, nakita na nila agad yung forever nila. Like sila na talaga yung mga kasama. May ganun talaga, diba? Sabi nga ni Miss Ella, wow, na meron talagang taong swerte. So, sa love naman, may ganun talaga. May swerte talaga din sa life. Pero meron din naman na merong tao naman na hindi naman malas, pero dada at dadaan ka talaga sa part na masasaktan ka. Ganyan. Kasi baka siguro kailangan mong matuto din eh. Yan. And siguro hindi talaga sila yung tao para sa'yo. Yan. Hindi kanila, hindi talaga din kayo sane. Na-fall out of love ako. Mahirap anahin yan eh. Pero kasi pag nasa relationship ako, hindi ako na-feel yung, hindi ako, nawawala yung love ko sa partner ko. Pero ang nawawala sa akin is yung trust sa partner ko. Kasi, yung trust sa partner ko, kasi parang, again, pag nag-love talaga ako, grabe naman din talaga. But, pag dumating sa point na, may ginawa ka ng hindi maganda, ganyan, or merong parang hindi ko na nakifeel yung respect mo sa akin as a partner. Yung parang hindi na ako nakakasama sa mga decision. Doon na ako nawawala ng trust sa iyo. So, nawawala na ako ng ano talaga. Kasi doon ako mag-decision na talaga para sa sarili ko. Kasi ang hirap ng ganun eh, yung parang bigay ka ng bigay, tapos yung sarili mo, doon na naisip na, okay ka ba? Happy ka ba? Kaya mo ba? Ganyan. Kasi ang hirap magmahal din kapag hindi ka na sa partner. So, ganun. Hindi ako basa-basa na, hindi basa-basa na wala yung love. Pero kapag nawala yun, as in wala na talaga. So, wala ka na sa life ko, gano'n. Kasi, ibig sabihin, kapag pinili ko na yung sarili ko, ibig sabihin, ano na talaga ako? Ano na talaga ako sa akin na aayusin ko na mismo yung sarili ko? Kasi, mahirap mag-ayos ng relationship, lalo kung ikaw lang nag-aayos. Diba? So, edi, doon ka na lang sa sarili mo, ayusin mo na yung sarili mo, kasi at least yung sarili mo, kalala mo. Diba? So, ganun lang, choice din yun kung ano ba. Choice din yun. Well, parehas naman, dalawa naman kayo sa relationship.